Medyo natatawalan tayo. Ang tagal-tagal na, no? Yung pangarap na itong mga kababayan natin, pinangungunahan siyempre ng mga Pulango. Ang tagal-tagal na nilang tinatrabaho si Vice Ganda. Ang tagal-tagal na nilang gustong pabagsakin. Ngayon, nakakita ng pagkakataon. Sinakya naman ng MTRCB, di ba? Nakakita ng pagkakataon. Nako, no, ay kalaswaan yung ginawa. My God naman. Magiging successful ba kayo na pabagsakin ng isang Vice Ganda? Naku po, napakalabo. Malayong mangyari. Dahil habang kayo'y naghihirap sa kaiisip kung ano yung pwedeng gawin yung kasinungalingan para nga ikabagsak at ikasira ni Vice Ganda, naku po, lalong namamayagpag. At uulitin ko, ha, ngayon po nag-i-enjoy sila ni Ion Perez sa kanyang or sa kanilang bakasyon. Yung salitang enjoy, sana nararanasan nyo rin yan kayong mga gustong magpabagsak sa It's Showtime at kay Vice Ganda. Enjoy! Pero totoo, ako rin naman, dito sa aming lugar, dito sa aming probinsya, ang ginagawa ko usual, everyday, nag-aayos ng aming grocery, may mga ilan nilang namimili kasi malalayo ang mga tao dito. Inaayos yung aming mga pananim, sabay-ani na rin dahil may mga bumibili, yung mga dumadaan bumibili. Ang per kilo ng talong dito, sobrang mura. Ang per kilo ng sitaw, okra, at lahat po yan ay ani lang namin dito sa aming paligid. Mm-hmm. So, enjoy din. Ito yung totoong enjoy. Ito yung totoong satisfaction, eh. Yung ganito kasimpleng buhay. Walang iniisip na employer, hindi ka nag-iisip na, oy, mata-traffic ako, malilate ako sa ganito. Wala. Si Vice Ganda, sobrang nag-i-enjoy din. Uulitin ko, ha, kailan kaya kayo makakalasap ng salitang enjoy? Kayong mga gustong pabagsakin si Vice Ganda. ano ang pinaka-latest ngayon? Eto, Vice Ganda, most followed male celebrity on TikTok. Sa TikTok kasi male-female lang talaga. At etong mga Pulangaw nga, ano daw, or siguro daw ay nagwawala na ngayon si Vice Ganda dahil male ang tawag sa kanya. Walang problema yan kay Vice Ganda. It only shows na hindi nyo kilala ang isang Vice Ganda na gusto nyong pabagsakin. Lesson. Kung may gusto kayong taong pabagsakin, kilalanin nyo muna ng lubusan. Dahil kung hindi nyo kilala ang isang tao, kayo ay mabibigo sa mission nyo. Okay, tanggap yan ni Vice Ganda. Okay. Abay, nakikita nyo naman po kung paano magbiro si Vice Ganda tungkol sa kanyang kasarian. Alright, most followed on TikTok. Pero ang pagkakaalala ko, etong si Vice ay nagsimula sa TikTok siguro mga 1 to 2 years ago lang. Hindi pa masyadong matagal eh. Katulad syempre nung pangalawa na si Joshua naman, ang pagkakaalam ko, si Joshua naman ay nag-start sa TikTok last year lang. Mantakin yun. Okay, tignan natin. Ha? Meron kasi ditong ranking at tayo talaga yung natutuwa. Controversy or no controversy, unkabogable star Vice Ganda is still liked by many after the It's Showtime host clinched the title as the number one most followed male celebrity in TikTok's top 10 list from January to March 2023. Yun, at ito po ay lalong nag-i-increase, I mean yung kanyang followers. Vice Ganda is enjoying a whopping 11.4 million followers. Wow, naalala ko kasi nung unang 39 etong si Vice Ganda ang TikTok. Okay, mga 2 years ago ata yun na rinig ko rin sa It's Showtime. Sabi niya, nag-try ako ng TikTok. Kanya, enjoy pala. Mantakin yun, siya na ngayon ang most followed. At, wow. Pekek, sabi. Thanks a lot, my unkabogables, said the comedian in a Facebook post on August 1, 2023. Talagang ganito mag-react, eh, no? Diba? Yung tipong masaya lang. Hindi lang po sila hindi lang sila followed ng maraming kababayan natin sa TikTok. Naku, yung YouTube channel ni Vice, yung Facebook page ni Vice, million-million ang views. Katulad din po ng kay Ion Perez. Kaya yung sinabi na itong si Labrador na, ano ba yun?
na palamunin daw si Ayon. Nako po, baka yung kinikita ni Ayon or yung kinikita mo wala pa sa kalingkingan. Yun ba yan? Anyway, wala pa sigurong 1% sa kinikita ni Ayon. Kaya sino ngayon ang palamunin? Kakaiba. Sino ang pangalawa? Meron pa eh. Meron pangalawa eh. Mm-hmm.